Vote buying ng metong kareng problema ngayong barangayan SK elections at tutukan na kanoning Commission on Elections o COMELEC. Kaugne na niti activated na kanoning Regional Committee kontra bigay king Central Luzon. King katutuan at luna la kanong insidente ng pamanyaling boto ding may reporting ahensya. Panenaya na mo kanoning rekomendasyon da ng COMELEC lawyers. Bang kanita formal na lang midaluman kaso. Oo, katunayan yan. May tatlo tayong dito lamang sa Pampanga, no, na vote buying cases at na-file dito sa region natin, opisina ng Regional Election Director. At ito ay naaktuhan na, nagkaroon na ng clarificatory hearing sa aking kaalaman at inaantay na lang natin yung magiging recommendation ng ating tinatawag na hearing officer or the Regional Election Attorney natin. Pero kabang lalapit yung mismong aldoning eleksyon, posibleng mitas pa kanoing makanining kaso. Babalaning COMELEC, lakwas na kanong masiringin ni king pamagbanteking nanumang porma ng pamanyaling boto. Sa ngayon, iba tayo ngayon. Umiiral ang batas at ipinapatupad natin ang batas. Kaya kung mayroong mga pagkumpol-kumpol na kung saan nandun ang larawan ng mga kandidato at may pagbibigyan ng mga grocery o anumang bagay na mayroong economic value, pwede nating pahulihan, paaresto sila. Pati yung tumatanggap, hindi lang po yung nagbibigay. Pati digital transactions. Maka-monitor mo naman kanu, katambal ding mialiwang ahensya. Ano doon sa National Committee on Kontrabigay, kasama dyan ang AMLA, kasama dyan ang Bankers Association of the Philippines, at iba pang mga ahensya na may kaukulan doon sa pananalapi na kung saan maraming nagbi-withdraw, nagbibigay sa mga GCAS, yun ay minamanmanan yan. Pagganakana pa ning COMELEC na alayang katumba sa presyo ing boto, inya e dapat pamisali ka rin kandidato. Metong yakanong kapangyarihan ing boto bang makapaglukluk karapat dapat maging leader ning baryo. Kailangan natin makipagtulungan para maitaas natin ang antas ng pagrespeto sa batas, pagtupad sa batas. Tayo mismo na taong bayan kasi ang makikinabang. Kung ang mga kandidato natin hindi sila magbayad, yung tapat na serbisyo matatanggap natin. Yung para sa atin na nakaperahan para sa economic development at delivery ng public welfare natin ay pupunta sa atin dahil hindi sila gumastos eh. Amo yata nala naman ng komisyon ding memalen na ila mismo protektahan ding karelang boto at makyabek ing pamag-report kareng EMA santinga dapat ang pong pamamurait kalupa na morning vote buying. Nga, yung taong bayan mismo ang nakakaalam. Alam nila eh. Sila ang nakakaamoy, sila ang nakakakita, sila ang may kakayahan na umalam kung sino yung mga nagaganap. Alam, kaya nga po, ang Committee Kontra Bigay, may hotline din yan at mayroon tayong website at mayroon din tayong particular na Facebook account na kung saan pwede nating i-upload doon, ilagay doon ang ating mga reklamo, mga hinaing. At yan, ang napakabigat nito, pag may nagreklamo doon, motu proprio kasi. Ang mag-i-initiate ng reklamo, hindi mo na kailangan ng abogado. Mismo na ang committee ang magpanimulan yan. At mahirap kasi ang kandidato na lumabag dito, ang kalaban niya mismo, commission. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.